Hello guys, good morning. Welcome back po sa ating channel. So ayan guys, ang gagawin po natin ngayon, mag-spray po tayo ng fungicide. Pero yung pag-spray po natin ngayon guys ay panakaw lang. Dahil kung mapansin nyo po, itong panahon namin dito, yan, napasilip ko pa may sa inyo yung ulap, medyo masilaw lang. So ayan guys, tuloy-tuloy po ang pag-ulan dito sa amin ngayon. Kaya nahihirapan kami ngayon dito sa pag-spray dito sa ating pong mga talong. Kasama na rin po yung mga pipino at ang palaya po natin. Pati na rin po yung talungan po natin doon po sa may gitna ng palayan. So ayan po, medyo hirap talaga kami ngayon dahil sunod-sunod po ang pagbuhos po ng ulan dito. So ayan guys, ipaparinig ko po muna sa inyo yung isang gabi na umulan at pati na rin po yung kagabi. Grabe talaga, sobrang lakas talaga ng ulan. Tapos ngayon, medyo nag-aambo na naman. Pero kailangan po natin mag-spray po ng fungicide. So ayan guys, papasilip ko po muna sa inyo. Hello mga kasipaming, magandang gabi. So ngayon po ay napakalakas po ng ulan sa amin dito. Talagang nagwawala po yung tubig sa sobrang lakas po ng ulan. Hello, good morning mga kasipaming. Welcome back po sa ating channel. So ayan mga kasipaming, dito po sa amin ngayon ay talaga napakatindi po ang buhos ng ulan. Simula pa ito kagabi, talagang ganito na po ang lakas ng ulan. Ayan nga po, ayan pumapasok dito sa atin ang ulan. So ayan po mga safe farming, yung mga gulay natin ngayon ay talagang sobra sa tubig, talagang basang-basa. Hindi tayo ngayon makagalaw mga kasi farming, hindi tayo makatrabaho. Dahil sa tindi po ng lakas ng ulan na ito, yung mga gulay natin ay yan, makapiktado na naman sa sobrang dami na tubig. Lalo na po yung atin pong talungan sa gitna po ng palayan. Ano po ito mga kasi farming, magdamag po yung ulan. So ayan guys, oh, mapansin nyo po yung ulap, namumuno naman, medyo manipis pa ngayon, pero mamaya yan, yan dito tayo against kasi yan sa area, yan, yan guys, oh, yan namumuno naman siya, mamaya ito babagsak na naman ito mamaya, kaya ang gagawin ko po ngayon, magnanakaw lang po tayo ng oras para makapag-spray sa atin pong mga talong. So ayan guys, timpla po muna ako ng ating fungicide. Tapos yan, diretso na po tayo doon sa talungan po natin. Ayan guys, mag-spray na sana tayo, magtimpla na nga po ako dito. Pero ito, pumapatak na po yung ulan. Tapos medyo malakas na rin siya. Ito sana guys yung ating gagamitin, itong ating pong armor. Ayan, paano ba ito? Lagi na lang ganito guys. Bali siguro may mga isang linggo na tayong hindi nakapag-spray ng fungicide. Kapag ganito kasi guys na lagi pong umulan, dapat po ay nag-spray tayo lagi ng fungicide. Dahil nga yung mga fungus kapag ganitong tag-ulan ay talagang laging umatake yan. So ito sanang armor yung ating gagamitin para maiba naman po yung fungus na ano, fungicide natin pong magamit. Yung mga fungus po ay hindi po sila ma-immune doon sa isang fungicide ating ginagamit, na hindi sila masanay sa paulit-ulit na lang po na yung pong ginagamit natin. Talaga ito, nakahanda na guys yung ating itong spikan para tubig. So ayan, dito naman tayo sa ano muna, pasilong muna tayo. So ayan guys, hintayin na lang po natin na medyo tumigil po yung ulan bago po tayo mag-spray ng fungicide. Yan nga po, bali magiging panakaw po yung atin pong pag-spray ngayon. Hindi po tayo makapag-spray po talaga ng atin pong schedule dahil nga po sa ganito, gawa ng laging umulan. Mahirap talaga sa atin pong mga gulay na pag ganitong babad tayo lagi sa tubig, laging basa,
nagkakaroon po ng mga sakit na mga fungus itong atin pong mga gulay. So ayan, kailangan talaga nating magtiyaga at maghintay ng ganitong mga panahon. Talagang hihintayin natin ngayon. Kung hihinto pa ba siya, sigurad maghihinto lang sa mga isang oras o dalawang oras, pwede na yan. Makaano na tayo nyan, makapag-spray na po tayo nyan. So yan po, balik na lang po tayo mamaya guys. Papakita ko na lang po sa inyo yung pag-spray ko po mamaya. Hello guys, good morning. So ayan po, kahapon nakapag-spray din po tayo ng fungicide dito sa atin pong mga talong. So ayan po mga kasi farming, huminto po yung ulan, talagang hapon na siya. Kung naririnig nyo nga po yung pag-spray ko kahapon, may mga tunog na po ng kuliglig. So kaya hindi po natin na videohan po ng gusto pati gabi. Inabot na po kasi ako ng gabi po sa pag-spray dito sa atin pong mga talong, dahil nga po sa yan, hapon na talaga na huminto itong ulan. So ayan po, napakaganda pong balita dahil nga po yung araw ngayon ay lumabas na. Pero kaninang madaling araw po, tatlong beses po umulan kanina, kaninang madaling araw. Kaya sabi ko, patay, hindi na naman siguro ito maghinto, pero buti na lang talaga huminto rin. At ngayon po ay gumanda po yung sikat ng araw. So ayan po mga kasi farming, ito na po yung talong po natin ngayon. Mayroon na pong bunga ang atin pong mga talong. So ayan po mga kasi farming, oh, yan na po yung kanya pong bunga. At kung mapansin nyo po, napakakapal po ng suhi ng atin pong mga talong. So ayan po, bali magbabawas na lang po tayo dito ng mga dahon sa susunod na araw. Bali hintayin lang po natin na uminit po talaga yung panahon. Mahirap din po kasi na magtatanggal tayo ng dahon na kapag umuulan, baka po dapuan po ang atin pong mga talong ng sakit. Ito nga po yung atin pong talong ay dinapuan po ng bacterial wilt dahil nga po sa patuloy na pagulan po dito. Mapansin nyo yung lupa po dito ay lagi pong mamasa. Wala na pong tigil po dito ang pagulan po sa amin. So ayan po, yung mga bulaklak niya ay talagang bumuka na rin. Tapos bumili na rin po ako kahapon ng foliar. Bali bukas po mag-i-spray din po ako bukas dito ng umaga. Mag-i-spray ako sa umaga ng foliar. Bali ibang foliar naman po yung akin pong binili. Bukas ko na lang po ipapa-update po sa inyo yung atin pong bagong foliar po na gagamitin po dito sa atin pong mga talong. Abang-abangan nyo po yan bukas mga kasi farming.
Ito na po mga kasi farming, oh, may mga bukol na siya. Ito po yung bunga sa ilalim. At kung mapansin nyo po, may mga pusti tayo pero hindi pa po tayo naglagay po ng tali o balag dito sa atin po mga talong. Dahil nga po sa medyo mababa po yung atin po mga talong ngayon. Makapal siya, masuhi pero hindi po siya mataas. Mababa lang po siya. So, yan po. Abang-abangan nyo rin po yan mga kasi farming yung amin pong paglalagay po ng tali po dito sa atin po mga talong. At doon naman po sa atin pong talungan sa gitna ng palayan, na-update ko na rin po yan sa inyo. Ayan, maganda na po yung atin pong mga talong doon, sawa po ng Panginoon. At ngayon po ay nagsimula na rin po kaming mag-plot po doon. Kaya ayan po, ipapasilip ko rin po sa inyo yan pagpasyal po natin doon. Yan mga kasi farming, yung mga bulaklak niya ay bumubuka na. Unti-unti na pong dumadami po ang bulaklak sa ating pong mga talong. So bukas mag-spray po tayo ng pulyar para po matulungan itong ating pong mga namumuong bulaklak ng ating pong mga talong na mabilis pong ibuka ng ating pong mga talong. So ayan po. Okay naman po mga kasi farming yung ating pong mga talong po dito. Medyo marami lang ang nabawas dahil nga po sa bacterial wilt. Hindi pa natin po ito sigurado sa atin po mga talong kung hindi na po sila dadapuan. Mayroon din pala akong mga kasi farming, mayroon din po pala akong gagawin experiment po dito sa atin po mga talong kung paano po natin papatayin yung bacterial wilt po. So ayan, papakita ko na lang po sa inyo, update ko lang po sa inyo yan yung akin pong experiment. Sana nga po ay magiging okay at magiging maganda po yung experiment po natin. Okay, ayan po mga kasi farming, hanggang dito na lang po muna ang update po sa atin po mga talong. Sana nga po ay magtuloy-tuloy na yung ganda po ng panahon ngayon nang medyo manayo naman yung lupa at na makapagtrabaho naman po tayo doon sa ibang area po natin na atin pong tatamnan ng 5,000 po na talong. Kaliksto pa rin po yun. So, ayan mga kasi farming, balik na lang po tayo. At kung bago pa lang po kayo mga kasi farming sa ating channel, ayan po, paki-like at paki-subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video dito po sa ating gulayan. Okay, ayan po mga kasi farming. God bless!